Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Marso 17, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Special Joint Task Force Negros sinisigurong hindi natatapos ang kanilang mandato kahit na ilibing na si Negros Oriental Governor Ruel De Gamo. Kaso laban sa may-ari ng lumubog na MTE Princess Empress motor tanker, inihahanda na ng Department of Justice. Ang National Bureau of Investigation, pinasasampahan na ng kaso ang 20 opisyal at miyembro ng Taogama Fraternity kaugnay pa rin ng pagkamatay ng hazing victim na si John Matthew Salilig. Mga kakandidato raw sa barangay at sangguniang kabataan elections, pinayuhang makipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa kanilang seguridad. Ang Pilipinas daw malaki ang potensyal na maging supplier ng baterya para sa mga electric vehicles. Presyo ng isda nakikitang tataas habang papalapit na ang Holy Week, ayon yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga World War II veterans paparangalan sa Iloilo kasabay Puyan ng liberation ng Panay at Romblon. Ang Abogen 1020 vaccine clinical trial laban sa Omicron subvariant ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 isinagawa sa Butuan City. Sa itong sports, balitang Philippine Olympic Committee inilabas itong bilang ng mga atleta at opisyal na lalahok sa Southeast Asian Games doon sa Cambodia. Sa ating international news naman, itong si United States President Joe Biden nanindigan na hindi magpapadala ng fighter jets sa Ukraine. Ang United States tuloy pa rin daw ang pagpapalipad ng mga drone kahit na pinabagsak ito ng Russia sa Black Sea. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Binigyang diin ng isang grupo ng magsasaka na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa layuning ng gobyerno na 20 pesos kada kilo ay hindi dapat maging dahilan ng pagbaba rin ng farm gate price. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bukas naman daw ang grupo kung sakaling maging government policy ang presyo nito, ngunit umaasa sila na hindi lubhang bababa ang presyo ng bigas mula sa farm gate. Nauna na nga, nagpahayag ng pag-asa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matutupad pa rin itong kanyang pangako na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Kasalukuyang available ang bigas sa government kadiwa stall sa halagang 25 pesos kada kilo. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Caingleta, ang presyong ito ay subsidized dahil hindi ito ang cost structure ng bigas sa kasalukuyan. Ang price monitoring mula sa Department of Agriculture kamakailan ay nagpapakita na ang presyo ng well-milled rice sa mga pamilyan sa Metro Manila ay mula 40 hanggang 46 pesos kada kilo. Dagdag pa po ni Caingleta, sa ngayon ay nasa 22 pesos kada kilo raw ang farm gate price ng bigas, kung saan ang retail price naman ito ay aabot sa 42 hanggang 46 pesos kada kilo. Anya, tumaas kada kilo ang halaga ng produksyon ng bigas dahil sa tumataas na halaga ng fertilizers o pataba, itong fuel at logistics. Umaas ang grupo ng magsasaka na hindi magpapatalo ang mga economic managers sa pagpayo po sa Pangulong Marcos na magtulak ng mas maraming importasyon ng bigas para sa bansa. Igirit po ni Caingleta na maaari lamang babaan ang retail price ng bigas kung magpapasimula ng mga intervensyon na magpapababa rin sa halaga ng paggawa ng palay, makabawas sa post-harvest losses at mag-alis ng mga non-productive players sa buong supply chain ng industriya ng bigas. Nasa 69% mga kabombo, mga Kastar Nation, ang mga Pilipino na hindi pa rin nagpapabakuna laban sa COVID-19. Yan ay duda pa rin daw sila sa bisa ng bakuna. Ito ho ang lumabas sa face-to-face interview survey ng Social Weather Station. Isinagawang naturang survey mula Disyembre 10 hanggang 14 ng nakalipas na taon. Yan ay para sa 1,200 participants sa edad ho na 18 taong gulang pataas, base nga sa data na merong 62.6 million na mga adult Filipinos ang naturukan na ng COVID-19 vaccines.
Base sa survey, nasa 13% ng mga hindi nabakunahan ay 12% naman sa mga ito ang wala talagang balak magpabakuna. Habang sa 32%, ito yung mga nabakunahan ay nais pa rin na magpaturok ng dagdag na booster at 44% naman dito yung ayaw magpaturok ng booster shots. Mga kabombo, mga Kastar Nation, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Eh, matindi ho yung init. Tapos bigla, may manakanak ang pagbuhos ng ulan. Nakulagot kang bata ka. Mabuti na lamang ho at may Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan. Nagmula ho ito sa Switzerland at available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, ay magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, sa mga mainit pang balita, itong Special Joint Task Force Negros sa sinigurong hindi raw natatapos ang kanilang mandato matapos itong libing ni Negros Oriental Governor Rowel Degamo. May update ang Bombo Radio Bacolod. Pinangako ng tagapagsalita ng Special Joint Task Force Negros na hindi natatapos ang kanilang obligasyon sa paglibing kay Negros Oriental Governor Rowel Degamo sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Major Sinon Pancito III. Kahit na naging simbolik ang pagpatay sa gobernador, hindi pa natatapos ang kanilang obligasyon kahit na ito ay nailibing na dahil may iba pang mga biktima sa naganap na massacre. Ayon kay Pancito, itinatag ang Special Joint Task Force Negros sa layuning matapos ang mga nagaganap na karahasan sa lalawigan. Pangako nito na nananatili ang kanilang commitment sa pagtupad ng kanilang mandato sa nasabing task force na kinabibilangan ng patuloy na paghabol sa mga natitira pang suspect sa pagpatay kay Governor Degamo at sa walong iba pa. Dagpa ng tagapagsalita na layunin din nilang sirain ang support system ng armadong grupo dahil maliban sa 10 tinuturong suspect, tinitingnan na mayroon pang mga backup na pinaniniwalaang nagtataglay ng resources at makapangyarihan. Kasama din sa kanilang mandato ang pagbibigay proteksyon sa pamilya ng gobernador, sa iba pang biktima at sa lahat ng mamamayan sa Negros Oriental. Naniniwala ang army official na sa kabila ng nangyari, nananatili ang pamumuhay ng normal ng mga residente dahil napatunayan mismo nito na hindi natatakot na lumabas ang mga tao sa lalawigan. Ayon kay Pancito, gusto ng militar na mahuli na ang iba pang mga may kagagawan sa krimen at masira ang support system ng mga ito upang mapigil na ang karahasan at maibalik ang kapayapaan sa probinsya. Patuloy sa ngayon ang pagsasagawa ng Special Joint Task Force Negros ng deployment at checkpoints sa 21 identified strategic areas sa Negros Oriental. Paliwanag nito na ang mga uniformed personnel katulad ng Philippine Army ang sumisimbolo sa kapayapaan at hindi dapat katakutan. Actually, hindi natatapos yung effort natin with the interment of Governor Degamo. At alam naman natin that it is not just about Governor Degamo. This is about the killing of the or the massacre in Pamplona, di ba? This is about yung pagpatay ng napakaraming tao. Well, of course, naging symbolism si Governor Degamo, but it goes beyond him, ano? Yung violence dito sa Negros Oriental kept on happening, and that is what we want to put an end. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaudi for the second, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala po, good news, epektibo na raw sa Abril 1 hanggang 30 naman itong pagpapababa ng fuel surcharges sa mga eroplano. Ayon po sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 7 ay ibinaba ito sa level 6. Ang fuel surcharge sa ilalim ng level 6 ay mula 610 hanggang 4,538 pesos para sa mga international flights at 185 hanggang 665 naman para sa domestic destinations. Pero depende pa rin daw ito sa layo ng biyahe. Sa advisory na pirmado noong March 15, sinabi ng Civil Aeronautics Board Director Carmelo Arcilla na ang mga airlines ay sipatupad o kolektahin ang fuel surcharge ay kailangan munang maghain ng kanilang aplikasyon sa kanilang opisina bagong office on or bago ito maging epektibo. Ito po ang equivalent na sa 55 pesos po itong rate. Nakahanda naman daw ang airline companies na ipatupad ang naturang fuel surcharge matrix at ito ay patutupad sa mga bibili ng ticket sa buwan ng Abril.
Isa rin sa mga airline company ang nagsabing ang pagpapababa ng fuel surcharge sa isang welcome development para naman sa mga pasahero. Kumuha naman tayo ng update sa Palasyo Malacañang dahil itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinikayat ang mga sundalo sa Camarines Sur na magsilbing peacemakers sa pagtugon sa mga rebeldeng komunista at pinuri ang militar sa patuloy na pagganap ng kanilang misyon sa kabila ng mga hamon. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Analyst Soberano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa Camarines Sur na maging peacemakers sa kabila ng pagbabago ng pamamaraan ng pamahalaan sa pagtugon nito sa mga rebeldeng komunista. Hamon din ang external threats at pagbabago sa geopolitical tensions sa Asia. Ang nasabing estrategiya ay para mahimok na magbalik loob sa gobyerno ang mga rebelde. Ayon pa sa Pangulo na dati na ay hinihikayat silang maging mga war fighters, pero ngayon nag-iba na, dapat maging peacemaker na ang mga sundalo. Dagdag na misyon ngayon ng militar ay ang whole of government approach sa pagtugon sa armed movement at pagharap sa external threat, partikular ang pagbabantay sa teritoryo ng ating bansa. Ikinatuwa din ng Chief Executive ang patuloy na modernisasyon sa sandatangang lakas ng Pilipinas. Pinuri din ito ang militar sa natapat sa kanilang tungkulin at misyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa 9th Infantry Division sa Bicol Region. Sabi ng Pangulo, ang sitwasyon ngayon sa Asia ay nagiging mas komplikado at ang bansa ngayon ay nahaharap sa external threat, partikular ang pagpasok ng iba't ibang barko sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya dapat lamang bantayan ito na isa sa mga bagong direktiba na ibinigay ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Kailangan din ang Pilipinas ngayon ng mga sophisticated at well-trained military personnel, kaya ginagawa na ng Marcos Administration ang lahat para makabili ng mga modernong kagamitan. Sa ngayon, masasabing capable at well-prepared ang Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. In the civilian government are determined to make sure that when we ask you to do your duty, that then you are fully prepared, you are fully trained, and you are complete in the equipment that you need to fulfill that mission. So, as I said during the command conference very quickly earlier, I see that the actions here, the violent instances of encounters, etc., have slowly come down. And to looking at that, all I can say is that once again, I have always been I have always said that of all the sectors of society, it is only the military that has never let the Filipino down. So keep up the good work, continue your service, inaasahan namin kayong lahat, at hindi naman kayo... Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Malacañang, Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ala, inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso sa Justice Department laban sa 20 pang opisyal ng at miyembro ng Taogama Phi Fraternity dahil sa paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig. Tatlong fratmen ang inirekomenda na maging star witness para sa pagbibigay ng impormasyon sa panahon ng investigasyon, kabilang ang 250 pages screen grabs ng group chat ng fraternity. Sinabi ng National Bureau of Investigation na kinilala nito ang mga fratmen na sangkot sa pagpaplano ng initiation at ang mga sangkot sa paglipat sa kanyang bangkay sa isang bakanteng lote sa Cavite na kung saan inilibing siya at natagpuan. Dinala rin sa Justice Department ang 5 persons of interest na sumuko na sa National Bureau of Investigation, kabilang isang alias na Biggie na iginiit na imbitado lamang siyang bisita sa welcoming rites. Kung matatandaan, noong Miyerkules nakakita ang mga taga-usig ng gobyerno ng probable cause
upang kasuhan ang 7 miyembro ng Taogama Fraternity. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na ang lahat ng 7 miyembro ng frat ay nagplano at aktwal na lumuhok sa nasabing hazing. Ang biktima na si John Matthew Salilig ay nakaranas umano ng 70 paddles. Ayon naman sa medical legal report mula sa Philippine National Police, namatay si Salilig dahil sa matinding blunt force trauma sa kanyang lower extremities. Sa ngayon, nagpapatuloy pa din ang mga malalimang investigasyon ng mga otoridad upang managot ang may sala sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Mamaya, pagkat po natin sapagkat mayroon ng kaso itong inihahanda ng Department of Justice sa laban pa rin dito sa may-ari ng lumubog na MT Princess Empresa Motor Tanker doon pa rin sa Oriental Mindoro. Todo ngayon ang panawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga nagbabalak kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na makipag-ugnayan sa kani-kanilang Chief of Police para sa kanilang seguridad. Ayon po kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito ay kung sa tingin nila ay may imminent danger sa kanilang buhay. Anya ang panawagan ngayon ng pambansang pulisya ay kasunod na rin ng dalawang magkahiwalay na pananambang at pagpatay sa isang barangay chairman at kanyang asawa sa Cebu at barangay captain sa Maguindanao nitong Marso 14. Sinabi ni Colonel Fajardo na may persons of interest na sa insidente sa Cebu at personal na alitan ang posibleng motibo. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente noon sa Maguindanao. Pero sinabi po ni Colonel Fajardo na hindi itinuturing ng Philippine National Police bilang election-related incident ang dalawang kaso. Paliwanag po ng opisyal, hindi pa naman daw kasi opisyal na kandidato ang naturang mga biktima. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na halalan sa buwan ng Oktubre, ipinag-utos na po ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group at mga local commanders na paigtingin ang kampanya laban pa rin sa mga private armed groups na maaaring magsilbing gun for hire sa darating na eleksyon. Yan at po itong issue pa rin na doon sa lumubog na MT Princess Empresa sapagkat ang Department of Justice mayroon na pong inihahandang kaso laban pa rin na dito sa may-ari po ng lumubog na oil tanker. Nasa linya si Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, inihahanda na ng Department of Justice ang kaso na maaaring ihain laban sa may-ari ng MT Princess Empress Motor Tanker na lumubog mahigit 2 linggo na ang nakakaraan sa karagatan ng Oriental Mindoro. Ang naturang barko ang sanhi ng pagtagas na aabot sa 800,000 na litro ng industrial fuel oil na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tuluyang nalilinis. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinitipon na lamang ng kanilang ahensya ang lahat ng mga ebidensya na makapagdidiin sa may-ari ng barko. Sinabi pa ni Secretary Remulla, sinisilip rin nila ang iba pang posibleng angulo katulad ng environmental damage, health risk at damage to biodiversity. Sa oras aniya na makumpleto ang mga ito ay kaagad silang magsasampa ng kaukulang reklamo. Nakatakda ring bumisita ang kalihim sa darating na Martes sa lugar kung saan lumubog ang barko upang ma-validate ang kanilang initial findings at upang makabuo sila ng mga estratehiya na makapagpapatibay sa isasampang kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. We are sorting out all the evidence so that we can file the proper complaint. We can collate all the data necessary to build the case. But as far as we're concerned, there is a possible case. There are possible cases to be filed. I identified ito ng legal ng legal office ng DOJ through Undersecretary Vasquez, at they will we intend to do this by next week, by Tuesday. Eh, sana tapos tayo aming pag-aaral. We will work over the weekend to study what we have to do. Bahagi yan ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Samantala, sa isinasagawang investigasyon o sa isinagawang investigasyon ng Department of Justice na bulgar ng ahensya na mayroong misleading na impormasyon sa totoong edad ng naturang barko.
Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, ang MT Princess ay luma na at batay sa major findings ng Justice Department ay nasa 50 taong gulang na ito, taliwas sa unang deklarasyon na may-ari na 2 taong gulang pa lamang. 2 beses na rin ari itong binuo para maging LPG tanker at sumunod ay pinahaba na lamang at saka ginawang oil tanker. Git pa ng kalihim na mayroon silang hawak na affidavit mula sa isang tao na may alam sa naturang barko at kung paano nagsimula ang lahat. Tinitingnan rin ng Justice Department ang anggulo ng insurance dahil may kalakihan aniya ang insurance ng barko. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang tinunag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, inihayag ng Department of Energy na pinag-aaralan pa nito ang panukalang magtayo ng 500 megawatt power plant na maaaring mapagkuhanan ng gobyerno sa panahon ng kakulangan ng kuryente. Iminungkahi ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na ang power plant na ito ay maaaring gamitin sa panahon ng red o yellow alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa ating bansa. Ngunit para kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ay hindi nagbibigay ng karapatan sa gobyerno na magtayo ng mga bagong power plant. Ayon kay Marasigan, dapat raw ng mga private sector ang magtayo ng mga planta lalo na bilang komersyo. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na handa silang umapila sa Kongreso na amyendahan ang naturang panukalang batas. Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na walang pribadong investor ang maglalagay ng power plant kung wala silang tiwala sa ekonomiya, wala silang firm at kontrata mula sa mga utility o kooperatiba. Nanawagan din si Lotilla sa publiko na gumamit ng enerhiya ng mas mahusay habang ang Luzon ay nahaharap sa posibilidad ng manipis na reserbang kuryente na maaaring maglubog sa Metro Manila upang makaranas ng blackout. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Pilipinas, malaki raw itong potensyal na maging supplier ng baterya para naman dito sa mga electric vehicles. May ibang detalye si Bombo Jovino Galam. Patuloy ang pagsusulong ng Department of Energy sa paggamit ng mga electric vehicles sa bansa. Sinabi ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebilla na kapag maraming mga electric vehicles na ang gumagamit sa bansa, ay malaking maitutulong ito sa enerhiya, ganun din sa kapaligiran. Yung electric vehicle industry development ay sinulong natin kasi ito ay pinasa noong 2022. But it does not necessarily mean na totally ma-replace niya yung conventional na combustion engine vehicle. So, pangalawa, kailangan nating planuhin maigi yung paano natin niro-roll out yung electric vehicle na kampanya natin. Bakit natin siya ginagawa? Para magkaroon tayo ng diversification or choice. Dahil minsan, tinatamaan nga po tayo ng sobrang taas na oil prices globally. So we have that option. Yung advantage na yan ay pag electric vehicle ka, mas nakakatulong tayo sa pagpreserba ng ating kalikasan. At nariyan din yung health mo sa pamilya mo. Kasi nandun nga yung lesser ang GHG or greenhouse gas emission niya. Inihayag din ito na may malaking potensyal ang bansa na maging suppliers ng mga baterya na ginagamit sa mga electric vehicles at kapag natuloy ito ay makakagawa ng maraming trabaho sa ating mga mamamayan. Ang kinagandahan ay nagkakaroon pa tayo ng strategiya na sabi kasi ng ASEAN sa atin, sa Singapore, yung Singaporean minister nila, sabi kay Secretary Lotilla, we have identified you, the Philippines, as a nickel and copper-rich country. You can supply for the entire ASEAN the wires and the battery needs of ASEAN. So dahil dyan, pinag-uusapan ngayon kung paano natin sabihin na wag na natin i-benta sa labas or i-export ng raw yung ating mga minerals na yan at gawin na dito yung pagmamanufacture
na mga gamit kaysa naman bubungkali ng isang kumpanya ng mining company yung mga copper tsaka yung mga nickel natin, ibibenta sa labas. Tapos yung kumpanyang Pilipino naman ay kukuha ng wire, bibilin doon, finished product na yung wire. Eh yun nga po yung sabi natin, hindi lang siya electric vehicle na para sa consumer. It's the vehicle industry development na dapat pinaplano ng pamahalaan. Dahil kailangan natin gumawa pa ng trabaho. Kailangan natin ay hindi tayo naiisahan sa paggamit ng ating sariling yaman. So yun po yung mga pinag-uusapan ngayon sa gabi nito. Ako si Bombo Jovino Galang para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Magbibigay ang Japan ng tulong na nagkakahalaga ng $431,446 o humigit kumulang 25.2 million pesos para pondohan ang apat na grassroots human security projects sa Pilipinas ngayong taon. Kabilang dito ang pagtatayo ng dalawang palapag na school building sa munisipalidad ng Ilog Negros o Negros Occidental na nagkakahalaga naman ng $247,228 o 14.4 million pesos. Ang istruktura ay kinabibilangan ng 6 na silid aralan para sa hindi bababa na 250 na mag-aaral ng Ilog Elementary School. Ang lokal na pamahalaan ng Ilog at Department of Education o DepEd ay nagpahayag ng pasasalamat sa tulong na ibibigay ng Japan. Sinabi ni Education Undersecretary Epimaco Densing III na ito ay makakatulong umano upang tugunan ang kakulangan sa silid aralan sa bansa. Batay sa projections ng Department of Education, mangangailangan ito ng pondo na hindi bababa sa 100 billion pesos kada taon para ganap na matugunan ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa sa loob ng 7 taon. Sinabi ni Densing na bukod sa national budget, tinitingnan din ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa mga non-government organizations, civil society groups at business groups o app ang posibilidad na pag-tap ng loan grants mula sa development partners upang punan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Dagdag pa rito itong kabilang sa mga proyektong inaprubahan ng Japanese government para makatanggap ng grant assistance ay ang pagbili at pag-install ng mobile water purification tank sa Mabato Elementary School sa Rosario, Batangas. Nagkakahalaga po yan ng $105,380 o katumbas ng 6.1 million pesos. Aabot naman sa $62,247 o mayigit 3.6 million pesos ang gagamitin sa pagtatayo ng Food Processing Training Center doon sa Bombon, Camarines Sur na naglalayong pataasin ang production values at kita ng mga magsasaka sa 10 target na komunidad. Kasama rin sa pagpopondo itong promisyon para pa rin sa mga kagamitan tulad na lamang po ng freezer, itong vegetable chiller, vacuum packaging, ang dehydrator at electric stand mixer. Ang ikapat na proyekto sa ilalim ng grassroots human security projects ay ang pagbili ng sasakyan na nagkakahalaga po yan ng $16,591 katumbas ng $971,428 para sa transportasyon ng mga batang lansangan sa Lipa City sa Batangas at mga karatig bayan sa tulong po ng Sarnelli Center for Street Children Foundation Incorporated. Una rito pinangunahan po ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa itong pagpirma ng mga kinakailangang dokumento at ang grant contract para sa mga nasabing proyekto. Samantala, may kabuang 17.7 billion pesos ngayon ang inilaang pondo para sa Tourism Road Infrastructure Program ng pamahalaan. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang naturang halaga ay mas mataas sa 602 million pesos kumpara sa 17.87 billion pesos na pondo noong nakaraang taon. Binigyang diin naman ni Pangandaman ang kahalagahan ng pagbibigay ng pondo para suportahan ang vital infrastructure projects. Nagsisilbi raw itong backbone ng ekonomiya ng bansa. Anya,
ang dagdag na pondo ay alinsunod na rin ito sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang infrastructure development ay isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Kaya naman, buo raw ang suporta rito ng Department of Budget and Management para maisakatuparan ang pagnanais ni Pangulong Marcos. Tiniyak din ng opisyal na ang ilang infrastructure projects sa buong bansa ay mayroong karampatang pondo para suportahan ang Build Better More program. Ipinunto pa ni Pangandaman na ang mobility at connectivity ay vital components sa tourism development. Paliwanag pa ni Pangandaman, marami raw magagandang lugar ang matatagpuan sa Pilipinas, pero paano maaakit ang mga turista kapag walang transport infrastructure para dalhin ang mga ito sa kanilang destinasyon? Ang Tourism Road Infrastructure Project ay convergence initiative ng Department of Public Works and Highways, so DPWH, maging ng Department of Tourism o DOT. Kasama rin sa budgetary allocation ang National Tourism Development Plan ng Department of Tourism. Sa ilalim po ng 2023 national budget, ang 17.6 billion pesos budget ay ilalan po sa tourism infrastructure projects sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o CAR, Cagayan Valley o doon sa Region 2, ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaryen at Caraga Region. Kung maalala sa kanyang unang State of the Nation Address sa Sona, sinabi po ni Pangulong Marcos na kailangang magkaroon ng bansa ng mas maraming international airports at ang road improvements para maakit pa ng mas maraming bisita at ma-fast track itong tourism recovery. Noong taong 2019, nakapagbigay ang tourism industry ng 5.7 million jobs o trabaho po at katumbas ito ng 13.6% ng total employment ng bansa sa naturang period. Dumako naman tayo sa Senado dahil plebisito sa Marawi City upang lumikha ng dalawang barangay na katakdang gawin bukas. May mga nakalap na impormasyon si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, Bombo Alaysa, live tayo ngayon dito sa Commission on Elections sa bahagi ng Maynila kung saan inihiyag ng COMELEC na nakatakdang magdaos ng plebisito sa Marawi City upang bumuo o lumikha ng dalawang barangay bukas yan, Marso 18. Ayon sa COMELEC, ang nasabing mga plebisito para sa paglikha ng barangay Buganga Ados at barangay Datu Dalidigan ay mamarka ng kauna-una ang exclusively local electoral exercise sa Marawi City mula nang mapalaya ito noong 2017. Ayon pa sa COMELEC, ang paglikha ng dalawang bagong barangay ay ang resultang direktang epekto ng Marawi Siege no mantong sa isang makabuluhang pagtaas sa populasyon dahil sa mga internally displaced persons. Kognay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Alam naman natin na napakatagal na walang nakakapunta, nakakapasok dito sa ground zero. So as far as the COMELEC is concerned, magkakaroon tayo ng plebisito dito. Napakalaking simbolismo nito na una, pinapatunayan ng COMELEC na lahat ng lugar sa buong bansa ay mararating namin. Magagawa namin ng paraan na magkaroon ng halalan, magkaroon ng special election, plebisito at plebisito. At kahit na nasa ground zero, kayang-kaya at pwedeng-pwede rin. Napakalaking simbolismo rin ito dahil ipinapakita lamang ng mga kababayan natin sa Marawi, ng mga Maranao, ng mga mamamayan ng Lanao del Sur na kaya nilang bumangon kahit na nagkaroon dito ng siege before and pinapakita lang nila yung resiliency. At dahil dyan tayo ay nakikisabi sa kanila at sumasama tayo sa kanilang pagbangon. At yan ang bahagi ng payag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ayon pa sa tala ng Commission on Elections, buong populasyon na 6,320. Samantala ang barangay Sagonsagon na iminungkahi ng barangay Datu Dalidigan na buuin ay meron na ngayong kabuang populasyon na 7,137. Ang parehong barangay ay kasalukuyang mayroong 992 at 480 na rehistradong botante. Gayunpaman, 1,472 na opisyal na balota ang naiprinta para sa mga plebisito. Nakatakdang pamunuan ni Commission on Elections Chairman George Garcia, Commissioner Socorro Inting, Amy Ferolino, Commissioner in Charge for Plebiscites, at Ernesto Ferdinand Maceda ang mga plebisito.
at live mula dito sa Commission on Elections sa bahagi ng Maynila. Ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala itong World War II veterans para nanggalan sa Iloilo kasabay ng Liberation of Panay and Romblon. Ito naman sa ating sports balitang Philippine Olympic Committee po, inilabas na itong bilang ng mga atleta at official na lalahok dito sa Southeast Asian Games doon sa Cambodia. Habang sa ating international news, si US President Joe Biden ang indiga na hindi magpapadala ng fighter jets doon po sa bansang Ukraine. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Ah! Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa karagdagan pang mga balita, target daw ngayon ng Manila International Airport Authority o MIAA na gawing all domestic terminal. Ito ang nilalaki ng International Airport Terminal 2. Layon din itong maging balanse itong kapasidad ng mga airport terminals at mapababa itong insidente ng offloading. Ayon kay Manila International Airport Authority Senior Assistant General Manager Brian Co, isa sa gawa itong terminal reassignments pagkatapos doon ng Holy Week. Inaasahan daw kasing papalo sa 100,000 travelers itong daraan sa naturang airport. Ang mga immigration officers naman sa ngayon ay na nakadestino po dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ay ide-deploy sa Terminals 1 at 3 na siyang gagamitin para sa international flights. Karaniwan daw kasing nagkakaroon ng offloading ng mga pasahero na siyang nagiging dahilan naman kung bakit sila naiiwan ng kanilang mga flights dahil sa mahabang pila sa mga immigration areas. Pagsapit naman daw sa ikatlong quarter ng taon, magbubukas din ang Manila International Airport Authority ng special lane para naman sa mga overseas Filipino workers o OFWs na dadaan sa final screenings matapos dumaan sa immigration. Ang mga senior citizens at persons with disabilities po ay pwede ring dumaan sa naturang special lane. Sa iba pang balita, inaasahan na raw ang pagtaas ng presyo ng mga isda habang papalapit ang Holy Week. Ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang presyo ng fish products ay asahang tataas dahil na rin sa pagtaas ng demand nito sa merkado. Isang dahilan ng pagtaas ng demand ay dahil sa nakaugalian ng mga Katolikong pag-iwas sa pagkain ng karne sa Lent season. Kaya naman, maraming deboto ang bumibili ng isda at seafood bilang pamalit sa karne na nakakaapekto naman sa supply sa ilang merkado sa ating bansa. Samantala po, maigting na mga mekanismo doon sa Region 1 laban pa rin sa African Swine Fever, itong ASF at Avian Flu. Itong influenza nagpapatuloy raw at may report ang Bombo Radio Dagupan. Nagpapatuloy ang mahigpit na quarantine checkpoints na isinasagawa ng buong Region 1 laban sa African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, kay Karen Paningbatan, Livestock Focal Person ng Department of Agriculture Region 1, sinabi nito na nagsimula sila ng paghigpit sa mga entry at exit points noong nakapagtala ng unang kaso ng African Swine Fever sa Riyong 1. Aniya, ang may tinalagang mga quarantine checkpoints ay matatagpuan sa bawat lalawigan na sakop ng rehiyon at mahigpit na binabantayan ng bawat provincial veterinary offices upang maiwasan ang paglaganap ng naturang sakit sa mga probinsya ng Ilocos Region. Saad pa nito na maigting pa rin ang kanilang isinasagawang paghingi ng mga kinakailangan at mga kaukulang dokumento sa lahat ng mga nagpapapasok ng mga baboy mula sa iba't ibang malalawigan sa labas ng Rehiyong 1, gaya
na lamang ng CSF-ASF certificate o isang sertifikasyon na nagpapatunay na ang farm na pinanggalingan ng baboy ay ASF-free at ini-issue sa mga na-test na mga baboy. Maliban dito, kinakailangan din na mayroong maipresenta na health certificate na mga magpapapasok ng baboy sa mga lalawigan sa Rehiyong Uno. Cases dito sa Region 1. Mahigpit na po ang quarantine checkpoints po natin, no? So ang quarantine checkpoints po natin ay per province. So hindi lang po per province, every exit and entry point ay mahigpit po na binabantayan ng ating mga quarantine checkpoints from provincial veterinary offices. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Marian Esmeralda para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basa Radyo, Bombo! Muling tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na sapat ang supply ng isda habang papalapit ang Holy Week mula Abril 6 hanggang 10. Sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, hindi raw inaasahan ng kawanihan ang fish supply shortage sa gitna na rin ng nagpapatuloy na pagtaas ng demand nito at ang epekto ng oil spill sa Oriental Mindoro. Paliwanag niya, dahil nasa peak season ngayon ng fishing activity, ay kaya naman daw punan ang supply kahit tumaas ang demand sa mahal na araw. Kung matatandaan, apektado ang malaking bahagi ng Oriental Mindoro dahil na rin sa pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa bayan ng Nauhan. Nagpadala na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng initial relief sa mga apektadong pamilya sa Oriental Mindoro. Samantala, pumuling nakapagtala naman ang Department of Health ng mahigit 200 na namang kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa pinakahuling datos po mula sa Department of Health, ang kabuuang kaso ng bagong COVID-19 cases ay nasa 261, habang itong active tally ay tumaas din sa 9,231 mula sa dating 9,068. Ang nationwide caseload sa ngayon umabot po sa 4,078,480. Karagdagang 78 individual naman ang naka-recover sa naturang virus, kaya umabot na po itong recovery tally sa 4,003,004. Nadagdaga naman ng 8 ang bilang ng mga namatay, kaya lumobo na sa 66,245 ang bilang ng mga namatay. Sa nakarang dalawang linggo, ang National Capital Region pa rin o NCR ang mayroong pinakamataas na kaso ng virus na nasa 520. Sinunda rito ng Davao Region na mayroong 263. Calabarzon na mayroong 214. Ang Soxargen mayroon pong 163. At Northern Mindanao mayroon po yung bilang na 140. Kumuha naman tayo ng update sa World War II veterans paparangalan sa Iloilo kasabay ng Liberation of Panay and Roblon. May pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo. Bibigyan ng parangal ang World War II veterans sa Panay kasabay ng 78th anibersaryo ng Liberation of Panay and Romblon bukas, Marso 10-8. Sa buong isla ng Panay, 25 World War II veterans na lamang ang buhay pa, kung saan 94 ang edad ng pinakabata habang 104 years old naman ang pinakamatanda. Sa panayam ng Bombo Radio kay Glenn Castanares, representative ng Sons and Daughters of the Philippine Veteran Association, sinabi nito na sa pung war veterans ang paparangalan, ngunit ang iba sa kanila ay magpapadala na lamang ng representative dahil hindi na kaya pang bumangon at bumiyahe. Isasagawa ang seremonya sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Quintin Salas Haro, Iloilo City. Ito ang unang face-to-face commemoration ng Liberation of Panay mula 2019 dahil sa COVID-19 pandemic. Ang Panay Liberation Day o ang Panay Landing Day ay isang annual event para gunitain ang pagbawi ng Allied Forces ng Isla ng Panay mula sa mga mananakop o Japanese Imperial Forces noong World War II.
On that day, may replay ceremony, flag raising, and followed by a short program wherein ang representatives from the different sectors, for example, sa Veterans Federation of the Philippines, Undersecretary sa Philippine Veterans Affairs Office, si Undersecretary Mapago, will be joining us to be represented by Assistant Secretary Aguilar. Sa March 18, part of our commemorative event is the awarding of 10 living World War II veterans. Si Glenn Castanares. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Todo panawagan ng ngayon ang pamilya ng 34 na nawawalang online cockfighting itong isabong entusyasta sa gaming tycoon na si Charlie Atong-ang na tuparin itong kanyang pangako na sila ay tutulungan na. Ito'y base po sa investigasyon kaugnay pa rin sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ng ilang pamilya ng mga biktima na nangako raw noon na si Ang sa isinagawang pagdirig sa Senado noong marakarang buwan na kaugnay dito sa pagkawala ng mga sabungero. Humihingi na rin ang mga ito ng tulong kay Philippine National Police Chief Rodolfo Azurina at Criminal Investigation and Detection Group Director Romeo Caramata na siyang humahabak sa kanilang kaso. Una rito nakatanggap ang mga kaanak ng mga biktima ng manifestation na may kasamang submission of conformity na nakasaad na ang Fortune at Santos Law Office naman ay magbibigay ng legal service sa libang gwardiya na naisyuhan ng arrest warrants. Ito'y kinumpirma naman ang abogadong si Attorney Raymond Fortuna pero hindi na raw ito magbibigay pa ng karagdagang komento. Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, itong Cebu City Mayor suportado ang pag-amyenda ng economic provisions sa 1987 Philippine Constitution. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Suportado ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-amyenda ng economic provisions sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution. Ito ang naging pahayag ng alkalde sa isinagawang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes dito sa Cebu kahapon kasama si Senatora Rubin Padilla. Ayon kay Mayor Rama, na panahon na para tanggapin ang mga pagbabago kasama na rito ang pag-amyenda ng konstitusyon para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Anya, ang nasabing hakbang ay makakatulong na hikayatin ang mga mamumuhunan na pumasok dito sa bansa. And that's why I said we should open ourselves now because if we will not have this constitutional amendment, be it on foreign investment, be it on political matter, why should we be afraid? Just choose the right constitutional delegate. And when you have the constitutional delegate, and that will bring all their minds, wisdom or whatnot, then this country will fly and we should soar high. It's about time! Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Una na ang inihayag ni Senator Rubin Padilla na ang pag-amyenda ng mga economic provisions ay suportado ni na Cebu City Mayor Michael Rama at Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia kasabay sa kanyang pagbisita sa mga top executives dito sa Cebu. Ngayon, meron na naman pong isa patungkol po sa Department of Agriculture sa kanilang alituntunin patungkol po sa pag-aalaga ng baboy. Hindi nyo naman po nakakaintindihan ang national at ang local. Diyan po pinatutunayan na yung mga ipinangako po noong 1986 revolution, ano po ba yun? Ang ipinangako ng 1986 revolution ay federalismo. Iyan po ay hindi pa natin na-achieve hanggang ngayon. Hindi pa natin dumadating. Pero alam natin kailangan na. Sapagkat ito po ang hinaing, hindi lamang po ng Cebu, kung hindi ng maraming lugar. Kaya kung tatanungin niyo po o ng diretsyong tanong, opo. Sumusuporta po ang ating mahal na gobernador at ang ating pong mahal na mayor. Ating
pinapakinggan si Senator Rubin Padilla. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacal Sorafols para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, mayroon daw bakuna laban pa rin dito sa Omicron subvariant. Yung pong clinical trial isinagawa doon sa Butuan City. At ma-report ang Bombo Radio Butuan. Matatapos na ngayong araw, Biyernes, ang inilunsad na pangatlong Abogen 1020 vaccine clinical trial dito sa lungsod ng Butuan. Ang nasabing bakuna ay pinoproduce ng Abogen Bioscience Limited mula sa Nanjiang, China bilang panlaban sa Omicron sa variant ng COVID-19. Napagalamang madaling naabot ng kumpanya ang 800 participants para sa nasabing clinical trial, lalo na't may ibinibigay na 2,500 pesos sa bawat successful participant ang nasabing kumpanya. Ayon kay Clinical Trial Team in Charge Engineer Sauro Morales dito sa lungsod ng Butuan, ang huli nilang trial dahil isinagawa na rin ito sa mga lungsod ng Iloilo, Cebu, Davao, Pasay, Paranaque at sa lalawigan ng Cavite. Kwalipikado lamang ito ang mga naturukan lang ng Sinovac vaccine sa first at second dose, pati na rin yung mga nagpa-booster na. Hindi siya aalis sa Butuan City within 3 months time pagkatapos nitong vaccination. Kasi ibili medically kwan sila, monitored. Every now and then patawagan sila, interviewin sila. Yun ang requirements natin. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ron Mikey Lucas, nag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang National Fire Olympics naman na ginanap sa Cebu, nilahukan ng 17 rehiyon sa bansa. Ang opening ceremony raw, pinangunahan ni Senator Bato de la Rosa. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Aabot sa 17 rehiyon ang lumahok sa pinakamalaking event ng Bureau of Fire Protection, ang 7th National Fire Olympics na ginanap sa South Road Properties nitong lungsod ng Cebu. Ito ay isang second day event na nagsimula kahapon, Marso 16 hanggang 17, kung saan maglalaban-laban ang mga bombero sa aktibidad na may kinalaman sa pag-iwas sa sunog. Dinaluhan ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang nagsindi ng torch para sa pagsisimula ng mga paligsahan. Una nang isinagawa kahapon ang Search and Rescue Attack or SARA Host Relay at Fire Ground Search and Rescue Challenge. Ngayong araw naman tatapusin ang natitirang paligsahan gaya ng Blitz Attack, Tug of War at BFP Band Music Laban. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni De La Rosa na naging hamon sa kanya ang pagbasa sa Republic Act 11589 na kinilala rin bilang BFP Modernization Act. Nais pa nito magkaroon ng mga armas ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection para sa kanilang seguridad. Nangako naman ang dating PNP chief na sa kaniyang termino, pag-aaralan niya ang BFP law kaugnay ng kanilang revenue collection. That's the difference between the Bureau of Fire and the Philippine National Police. Kung sa PNP, whatever collections that they have collected, talaga 100% binabalik yan sa kanila. E bakit sa inyo hindi binabalik? So we will study that properly at kung kinakailangan mag-amend tayo ng batas, i-amend natin yan. Alam nyo kung ibigay sa inyo lahat ng collections ninyo, every year pwede kayo bumili ng isang helicopter, bawat region. Meron na kayong fire truck, magkakaroon pa kayo ng fire boat as planned. Then ngayon, magkakaroon naman kayo ng fire chopper or fire heli. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kasarod ang hand, foot and mouth disease sa doon sa Brongan City, abad dumami pa. May report ng Bombo Radio Tacloban. Aabot na sa 185 na kaso ng hand, foot and mouth disease ang naitala sa Borongan City, Eastern Samar mula sa 95 na naitala ng kaso noong nakaraang linggo. Ayon kay Dr. John Kelly Kinday, Aurora Health Physician City Epidemiology and Surveillance Unit ng Borongan City, Eastern Samar, umabot na sa 33 sa 61 na barangay ang nasakop ng kanilang lalawigan ang apektado ng naturang sakit. Nakaramihan sa mga nahawaan ay mga sanggol hanggang 10
10 taong gulang. Dagdag pa ni Kaindaay na kailangan sumunod publiko sa minimum public health standard at iba pang nanopharmaceutical interventions para hindi na pumalat pa ang nasabing virus. Ilan sa mga pasyente na nagkaroon ng hand, foot and mouth disease ay nakakaranas ng lagnat, sore throat, rashes, blister sa kanilang kamay, paa at dila. Maalala nung nakarang linggo, nagdeklara ng outbreak ang Burangan City Government para makontrol ang pagdami at pagkalat ng hand, foot and mouth disease. Nakasalukuyan po outbreak pa rin po kami ng hand, foot and mouth disease at nakapagtala na po kami ng 185 cases as of closing po yesterday. Maghintay pa po kami ng ilang mga araw, depende po kung ilan pa pong makikita naming cases. Currently, ang mga surveillance officers ko po ay nasa field ngayon, naghahanap or nag-check kung meron pa pong mga bagong case. Ang bahagi ng pakikipagpanayam kay Dr. John Kent Kaindaay, Rural Health Physician na City Epidemiology and Surveillance Unit ng Burangan City, Eastern Samar. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Jovelyn Rangkulo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Wala pa ring balak ang Estados Unidos na magpadala ng mga fighter jets sa Ukraine. Ito ay kahit nag-anunsyo na ang Poland na nagpadala sila ng 4 na mga fighter jets. Sinabi ni United States National Security Council spokesman John Kirby, nananindigan si President Joe Biden sa kanyang naunang pahayag na sapat na ang mga tulong militar na kanilang ibinibigay at hindi na ang mga fighter jets. Magugunitang nagpasya ang Poland na magpadala ng 4 na MiG-29 fighter jets na kung saan sila ang unang bansa na nagpadala ng fighter jets sa Ukraine mula nang lusubin sila ng Russia. Umaasa naman ang Ukraine na sumunod ang ibang mga bansa na magpadala ng kanilang mga fighter jets para tuluyang malabanan ang Russia. Bombo Sports News. Tabuang 1,233 katao po ang bubuo sa Team Pilipinas sa pagsabak nila dito sa 32nd edisyon ng Southeast Asian Games sa Cambodia sa Mayo 5 hanggang 17. Ito mismo ang inanunsyo po ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino. Sa nasabing bilang po, 905 dito ay mga atleta habang 57 naman ang mga opisyal. Naniniwala po si Tolentino na ang atleta na ipapadala sa ng bansa ay kayang makipagsabayan po sa mga ibang atletang kalahok. Mayroon kasing 608 na event at 38 sports ang inilaan ng Cambodia sa kanilang kauna-unahang pagkakataon na maging host ng Southeast Asian Games. Lahat niya ng mga sporting events ay lalahukan ng Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 54 pesos at 86 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon or Hong Kong dollar ay katumbas ng 6 pesos at 99 centavos. Ang Singaporean dollar, 40 pesos at 59 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 60 centavos. Habang ang Euro ay 58 pesos at 5 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new. For all the blessings and graces we receive during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, thanks be to God. For reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential, let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another, with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us.
Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help when doing so was both risky and life-threatening for them, let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity, let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic, let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Michael, the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo ay nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live, nationwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Boss Radio, Bombo!